enjoy nyo po yung pelikulang hinatid namin para sa inyo. Maraming salamat po. Salamat po sa pagpunta. Ayun po, sana po magustuhan nyo yung pelikula. Thank you. Hello everyone! Ayan, maraming salamat po sa mga press na nagpunta at sa mga family and friends po. Sana magustuhan nyo po yung pelikula namin. Thank you. There you have it. That was Sean. And I know Sean is excited. Hi! Hello po. Magandang gabi po sa ating lahat. Yan. Sana po mag-enjoy kayo. Thank you po sa lahat ng pumunta. Magandang gabi po sa inyong lahat at enjoy the film. Ito po ang aking launching sa Viva Max. Kaya, enjoy po! Salamat. Maraming salamat. Or all of the above? All of the above. Nag-enjoy ako sa film. Nag-enjoy ako. Kasi, first, ang ganda ng script ni Queen. Congratulations, Queen. Wala ka dito. May trangkaso. Oo, may trangkaso. Pero, first time ko to, kinabahan ako nung ginagawa ko. Pero alam ko na maganda yung magiging finished product. Kasi, pagkakita ko doon sa mga ididirect kong artista, sabi ko, ah, maganda ito. And ang gagaling nila. Totoo naman magagaling yes. Sila. Congratulations sa inyong dalawa. Wala akong masasabi sa mga cast. Kay Nailen at saka kay Brian, sa aking mga producers, hindi nila ako binabantayan sa set. Kaya kahit anong ginagawa ko, ganun gusto ko kasi may freedom ako to direct. Lalo na ito, ako, Diyos ko, nakaka-nervyos. Sabi ko nga, salamat, at least nagkaroon ako ng ganitong klaseng project. Di ba? Ako, personally, nagandahan ako, nag-enjoy ako, at laking pasasalamat ko sa Viva Max talaga, sa aking mga producers. And of course, salamat sa dalawang performances ng dalawang actors ko. Galing. Thank you. License na ba ito for you to do this kind of genre? Ano lang to, a matter of research. So, research, panood ng ganito, alam niyo na kung ano yung pinanonood ko. So, dadaanin ko ngayon sa cinematography kung paano ko ibablock, kung paano ko ipapresent sa inyo. So, after watching yung mga researches ko na very, very sensitive. So, tinaan ko sa editing, tinaan ko kung basta. At ang music, ang ganda. Ay, thank you. Talagang binantayan ko rin yung music. Kasi kailangan sa mga eksena nila. Doon yung nagdala na hindi siya, well, I don't know. Sa akin kasi nung pinanood ko, hindi ako nabastusan. Hindi bastos. Actually, hindi kami nabastusan. Wala akong eksena na nakita na bastos. Kaya nag-enjoy ako, masaya ako. Maraming salamat. Isang tanong lang, kaya si Dondo na yung sunod, no? Congratulations muna, Chloe and Sean. Parang si Chloe. May ibabaloy pa kaya ito sa susunod? Si Sean, para sa akin, ito yung pinaka-best performance ever ni Sean. Napanood ko lahat ng movies niya. Dito ako mas ramdam ko siya, mas nagalinan ako sa kanya, at mas hindi siya umaarte dito. Si Chloe kasi given na yun eh. Ano talaga ito eh? Bruha talaga yan eh. Baliw talaga yan eh, sa totoong buhay at sa camera. Thank you, Jean. Yun, iba naman. I'm sure si John doon yata yung sunod. Thank you very much. So, di ba, so, yung mga nakakakilala sa aming dalawa, sobrang close na talaga kami ni Chloe. And sabay na kami halos lumaki sa management namin sa 316. Ayun, nagtatawa na kami. And same thing, after sexy, nagtatawa na pa rin kami. Parang hindi namin inaasahan, hindi kami makapaniwala na kaya namin gawin yun. Kasi ang turing namin sa isa't isa, magkapatid na talaga. Okay. And sobrang professional ng bawat isa, kaya lahat sumasang-ayon, lahat nakikipag-coordinate sa buong team, wala kang masasabi sa lahat. Ayan. And come close. Oh, puro tawanan lang kami. Meron pa nga pong scene eh, hindi po namin alam take na pala. Hindi namin naririnig kasi nasa loob kami. Sabi ni Derek, hoy, take na. Tawa pa po kami ng tawa kasi parang hindi ko alam eh. Kasi nung nandun kami, parang hindi namin, ano ba? Pag nasa eksena na kasi kami, hindi na namin iniisip yung ilang. Hindi na namin iniisip na matagal lang yung magkakilala. Parang nandun na talaga kami sa eksenang yun. So, kahit maglaplapang kami ng malala, wala na kami pakailang.
Pero after ng scene, anong ginagawa niyo dalawa? Tumatawa. Tumatawa. Oh, tumatawa lang kami, tinatawa na lang namin kasi pag after ng scene, iinom na kami sa isa't isa. And along the way naman nung shoot, nawawala na po konti-konti yung ilang namin. Yeah. Last na lang, Zen, hindi ka ba nagdalawang isip na gawin yung... Ako? Para, anong ginamit, anong ginawa ni Derek Louie para i-convince ka sa scene? Well, si Derek Louie kasi mapagkakatiwalaan mo siyang director eh. So dapat talaga magtitiwala ka sa director kung... Anong mas mababaganda ng pelikula gagawin natin? Kung nire-require dun sa eksena, gagawin natin. Yan. Ayan, sige direct. Pag mag-take kasi kami ng... yung cinematographer, ako lang. Tapos patay lahat ng monitors. So kaming apat lang nakakakita. Mm-hmm. Pinapaalayas ko lahat ng tao. So, respeto sa actors. So kaya nagagawa namin maganda yung blocking. Ganon. Bawal sa set ko yung sumisilip na ganon. Makikita nyo lang sa movie, pero during shooting, wala kayong makikita kahit sa... Ayos. Okay, thank you very much and good luck. And by the way, thank you. Si Direk Louie ay malikot ng imahinasyon. Alam natin na. Thank you. Thank you very much. That was Don and Sermina of Abundant News Online. For our next question, we have Sir Eugene Assis of People's Journal and GeneNews.ph. Wala nang mawawala. Pero, yun, hindi ka naman sinasarado yung puso ko sa mga pangyayari. Wala ko! Joke lang, Nay. Ay, ako po, takot ako kay Nanay, kaya hindi talaga. ano kasi, magkapatid na talaga kasi kami. Ni Glowy. Pero may mga ano din naman. Ayun po. Analyze nyo na lang yung sagot ko. Si Chloe, yung feeling. Depende po. Kasi sabi nga ni Sean, di naman matuturuan ng puso, di ba? Wah! Palitin yun. Hindi, yun po. Pero, priority po kasi namin yung work talaga namin. Hindi, sobrang close kasi kami ni Sean po. Kaya ganyan kami. Kaya parang wala nang ilangan. Okay. Thank you. Pero reading between the lines, parang iba yung nababasa ko. Okay. Ano po yung nababasa nyo? Nababasa ko yung ka-influencer sa Vivo Max 2. Yun. Okay, thank you very much. One question lang daw. Thank you po. Control po. Na yung wag pong kalimutan yung pag-aaral, ganun, yung ginagawa mong ano, bago po pumarty. Yun po. So dapat wag party-party. Wag party. Po lagi. Yun okay lang mga pag weekends, ganun. Ayun po. Pag weekend lang pala. Yes, Sharon. Natutunan ko dito sa pelikulang to. Itong character ko kasi dito medyo napamahal sa akin kasi tinatalakay na ito yung equality sa bawat gender. Yan, di ba? Na porque lalaki hindi pwedeng abuso, di ba? Tinatalakay din dito yung sa mga influencer na tine-take advantage nila yung kasikatan nila para makakuha sila, maka-hook up sila ng mga babae. And ayun, marami akong natutunan. May isa pa akong natutunan dito, yung what fuck boys. Hindi po, yun. Kasi sa Pilipinas po dito, parang hindi po yun nga, hindi open sa atin na pinapaniwalaan yung mga lalaki na naabuso. Kasi hindi ina-entertain na hindi pinapaniwalaan na lalaki kami, so paano kami marirape, di ba? So ayun yung sana mabago dito sa sistema natin. Yes, Chloe. Ako po dapat hindi talaga ibibigay yung tiwala agad. At huwag mo iuwi sa condo para hindi ka nasusundan. Sa tenement lang dapat. Tenement, oo, tama. Lalo na't hindi mo naman condo, di ba? Yes, tama. Kawawa na may-ari. Ayan, at saka isa pa, wag social climber, ayan. Wag magpanggap. Kasi lahat ng mga pinapost ngayon sa mga social media, yung mga nakikita natin,
may possibilities na hindi naman totoo yung iba dyan eh, di ba? So, nasa iyo kung kung maniniwala ka o hindi. So, dapat maging matalino tayong lahat sa mga nakikita natin sa na mga bagay sa social media. Okay. So Direk, ganun nga ba yung gusto nyo pong matutunan ng mga kabataan makapanood nito? Yeah, yung The Influencer, yung title pa lang kasi mabigat na. So, malaki yung responsibilities nila na yung title na yun, parang ano eh, ang daming nakatingin sa'yo, ina-idolize ka. So, dapat maging model ka. Huwag mong gamitin yung powers mo. Kasi na-achieve dito sa pelikula na once na gamitin mo sa masama yung title mo as influencer, ayan ang mangyayari sa'yo. So, hindi porket lalaki ka, hindi ka pwedeng abusuhin ng babae. Kaya din ng babae mang abuso ng lalaki kung sila ay sumosobra na. So, equal dapat. Respeto. Yun yung message ng film. Salamat po. Actually, pareho naman po eh. Lahat sila, pareho lang ang sinasabi. Pero iba-iba yung pag-i-explain nila. So, kaya Tita Ruby po. So, Tita Ruby po kasi naging coach namin sa acting workshop. So, sobrang dami rin po niyang na-advise sa amin. And, kay Tita Oro naman po. Madami din kasi, ano po kami, before po namin gawin yung mga scene, nag-uusap po kami kung ano yung magandang gawin para ikaganda ng pelikula po. Yeah, thank you. Nire-require po dun sa eksena na kailangan. Ayun po yung sagot ko. Yes! Okay. Ikaw ko lang. Siguro po kasi dun sa scene eh, madadala ka. So, yes. Kaya pala bigay na bigay kayo. Director ka, kailangan lahat gawin mo. Kayanin mo. Kailangan tikman mo isa-isa ang ano, ang genre. Anong lasa nito, Direk? Delicious. Wow! Thank you very much. Congratulations to all the cast and producer. Thank you. Of course, we would like to acknowledge ang ating writer, si Queen Carillo. Because of a very relevant movie. Ayan. So, and again, if you, alam naman po ninyo na napakarami ng pelikulang lumalabas ngayon and napakarami na umaagaw na atensyon ng mga audience ngayon. And this one thing siguro with Queen is Gen Z. So somehow sabit pa rin ako sa Gen Z. So naka-relate talaga ako doon sa, at alam ko na kahit paano, lahat ng nangyari, lahat na napanood ninyo is happening actually. And there's something to learn from the movie. So isa rin yun kung bakit talaga nung ipresenta sa akin ni Nailen yung storya at ni Queen na talagang hindi rin ako nag-back out. Lalo na, actually initially, yun nga yung unang hesitation, di ba Direk? Na hindi daw gumagawa initially si Direk Louie. Pero nagkakwentuhan kami na ako. nagpapasa rin ako dyan ng mga video na pwede naman nating ma-inspire. And nagulat din ako dun sa nalabasan ng movie on how Queen imagined the movie and how we imagined the movie, yun yung kinalabasan. And we're very proud of it kasi it's something that people will look hindi lang dahil dun sa sex scene, but because they will be curious about the story. And yun yung nadala ng The Influencer. And I would like to congratulate everyone that worked in this film with us. So maraming salamat sa inyo. Ang alam ko, yes po. Lahat naman po talaga, lahat ng ginagawa namin with Nailen, and yun yung gusto namin talaga ma-achieve na we're not just doing film, but we wanted to be recognized also. And that's, yan ang kagustuhan ng lahat ng kasama namin dito sa pelikula. Thank you po. Lagi ko lang yung galing bilang ano eh, crazy, pero sexy. Thank you po. Ano po eh, nag-i-enjoy din po ako maging baliw sa movie. Parang ang saya-saya na na-explore ko na yung kabaliwan. Iba-ibang klase po kasi yung pagiging baliw. Yun po. Thank you. Sige, abangan namin yung susunod mong crazy, sexy film. Thank you. Congratulations. Direk, congratulations. Thank you. Siguro po yung best yung nandyan sila lagi para supportahan kami sa kahit anong gawin namin. And yung worst po siguro, may nagsisend sa akin na
Yun, ganun. Sa tumatawag pa. Yun, siguro yun yung natatakot ako sa ganun po eh. Parang meron siyang pwedeng gawin na ano yun, nakakatakot. Saying your words. Ako naman yung best na ano, kasi nung nasa grupo pa ako, nasa group, boy group pa ako, palagi kami nag-show sa mga schools, sa mga events, malls, ang ganyan, mga variety show. Yung mga, may mga fans kami na lagi nandun, lagi nakasuporta, ganyan, ganyan. Tapos yung pinaka-worst ko, may, dati pa to eh, yung di pa ako nag-aartisa, may nakausap ako na, yun, nakipag-meet ako, ganyan, nakipag-meet ako, na nag-usap kami, ganyan-ganyan, hanggang sa, na, parang nag-confess siya sa akin, nagkita na kami na parang lagi niya daw akong, yung parang nangyari dito sa influencer, lagi niya akong inistop, pinapanood yung mga video ko, tapos nakripihan ako. Tapos, dapat may balak ako, umuwi na lang ako, natakot ako eh. Ayan yung pinaka-worst. Paano natigil yun? Wala, hindi ko na siya kinausap ulit. Kasi, hindi ako chow fan eh. Ayoko nung, parang, hindi ako nung chow ng fan. Parang gano'n. Ang dami na gano'n sa taas. Ano yun? Ayan, ayun po. Chow ng fan, parang gano'n. Chow chow. Yeah, sa akin naman best experience ko eh halos same kami lahat na pagka meron kami mga events, gatherings, isang tawag lang nandiyan agad sila para supportahan kami, puntahan kung ano yung mga events namin. And then yung sa akin naman hindi naman siya ganun ka worse, pero yung pinaka ayoko lang na nangyari sa akin yung may private rehearsals kami, so dapat kami lang mga artist ko yung nandun, bigla na lang siyang pupunta dun ng walang paalam, and then syempre nagugulo yung oras na dapat rehearsal namin. Kasi syempre kailangan namin siyang i-entertain, ganun. Yun po. Pag-suporta po nila sa mga show namin, pagpunta po nila kahit malayo, ganun. Tapos, yung worst po one time, nasa show po kami. Tapos bigla po may mga nagpato ng plastic bottles, yung mga basura. Ayun po. Di pa naman. Tsaka yung mga sex scenes related siya sa mga sa story. Hindi ko basta-basta nilagay yung eksena na makapag ano lang may sex scenes lang ganoon. Hindi. Kaduktong siya ng istorya bakit ginawa yun. Kaya happy naman ako. Kaya mukhang busy siya kasi ang daming shots. So medyo kasi sabi ko nga first ano ko to, sexy movie, might as well karirin ko per scene. So hindi pwedeng isang ganun lang, happy na ako, take one. Hindi eh. Merong take na for slow motion, may take na, ang daming. Tapos, two cams ako, ang daming materials, ang sarap i-edit. Sa ganitong klaseng material kasi, dapat mabilis. Mabilis. Hindi pwede dito yung nakasteady lang. So, medyo kinarir namin to. So, alam naman nila yun, sabi ko, kakaririn natin to ha. Wag kayong maiinip. Eh, magagaling naman sila. Tapos, per se naman na, na take na yun, take one naman yun, in fairness sa mga actors ko. Thank you, Derek. Okay. Alright, so good evening po, Derek. My question is actually gonna be addressed to you. First off, congratulations po sa pag-interpret ng movie. Thank you. Of course, ang galing din po ng writing nito, yung overall na paggawa ng kwento. How would you rate Quinn's writing style and yung execution po? Actually, ito totoo to na nung pinresent sa akin ni Dennis Evangelista, yung line producer ko, kasi na hindi naman ako mayabang, namimili lang ako ng project. Hindi ako basta-basta tumatanggap ng pelikula. Pero nung pinresent sa akin yung script, tapos with matching pictures, yung presentation ni Queen, galing. Sabi ko, ang ganda ng ano, ang ganda ng concept, ang ganda ng presentation. Sayang kung hindi ko gagawin. And first time ko gumawa. So, ang galing niya. Magaling. Tsaka nakabantay sa akin lagi eh. Pagka sasabihin ko, Queen, eto, gawin natin ganito. Bilis, sulat agad, sulat. So, ganun siya kagaling na writer. Tsaka yung passion niya doon sa ano, doon sa topic, walang paligoy-ligoy eh. Ang linaw sa pelikula, ang linaw doon sa script niya. Kung ano yung gusto niya palabasin.
And sana na na-execute ko ng maganda na nagustuhan din niya. And then, nasabi ba niya sa inyo if this was actually patterned to like a real life person? Marami siya nag-research actually to. Totoo. Mm, totoo yung mga may mga photos na pre-present siya sa akin. Ganun gusto ko eh pagka gumagawa ng pelikula. Ano, wag ka mag-imbento, baka magkamali tayo. Gusto ko yung totoo para pagka tinanong ako, may sasagot akong tama. Yun, mahirap, di ba? Like itong topic na to, ang dali mo mabash. Yes. Kung mali, di ba? Alright, thank you, Bob. Thank you. Thank you very much. That was John Michael Bueno of Kumankao.com.